It's not a matter of if, okay? It's a matter of when. Yeah. So talagang yan po, papasok yan just as we have experienced with Alpha, Beta, Delta, among the more compelling variants of concern. Tiyak na makapapasok sa bansa ang COVID-19 variant of concern na Omicron ayon kay Health Secretary Francisco Duque III. Kaya't habang wala pang nakapapasok na Omicron sa Pilipinas, dapat anya na paigtingin ng pamahalaan ang estratehiya laban dito. Let's take advantage of our low number of cases and prepare the health system's capacity again for the worst case scenario. Isa sa rekomendasyon ng Health Expert Panel na higpitan ang border control at pabilisin ang pagbabakuna. Nung nakilala po yung Delta in India, in May, inabot po ng halos 2 buwan bago siya nakapasok sa Pilipinas dahil po dun sa paghigpit natin sa border controls. So siguro isa pong pwedeng pag-aralan ulit ito para makabili po tayo ulit ng oras to be able to strengthen our health infrastructure. Kaya naman hindi tulad noong lumabas ang Delta variant, kaagad na nagpatupad ngayon ang pamahalaan ng travel ban o pagbabawal na pumasok sa Pilipinas ng mga pasaherong galing sa 14 na bansa kung saan may natukoy na local cases ng Omicron. Ito ay ang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy. Naglabas din ang pamahalaan ng mas mahigpit na quarantine at testing protocols para sa international passengers. Kabilang na ang pagkakaroon ng negative RT-PCR test sa loob ng 3 araw bago ang flight patungong Pilipinas. Pag sa ilalim sa facility-based quarantine at swab test sa 5 araw para sa fully vaccinated travelers o 7 araw para sa unvaccinated at partially vaccinated individuals. At home quarantine hanggang 14 na araw mula date of arrival sa Pilipinas. Lahat ng samples ng mga umuuwing Pilipino galing sa ibang bansa ay susuriin ng Philippine Genome Center. Yung mga positives nating mga samples sa airport as well as at different places in the Philippines kung mapapadala sa amin at we can do a more intense sequencing. Humihingi naman ng paumanhin at pangunawa ang Malacanang sa mga uuwi ng Pilipinas ngayong holiday season para magbakasyon dahil mababawasan ang araw na makakasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay. When there are developments that merit the adoption of a more cautious approach to the entry of individuals from overseas, the IATF will recommend what is necessary to safeguard the health of our people. Ulitin ko po, ginagawa po natin ito para protektahan ang ating mga kababayan. Nanawagan din ng pamahalaan sa publiko na mahigpit na sundin ang lahat ng health protocols na ipinatutupad upang maiwasan ang muling pagkalat ng virus sa bansa. Kasabay ng babala na maaaring mapapanagot ang mga tahasang lalabag sa quarantine measures. Samantala, nagbigay na rin ng direktiba ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF sa mga lokal na pamahalaan na agarang paigtingin ang active case finding at healthcare system, gayon din ang mabilis na pagsusumite ng samples para sa genome sequencing. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.